Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay narigaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman po, syempre, sa issue kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. Unahin po natin si Alden Richards kung saan ang dami nga pong nakapansin na harap-harapan daw pong piniloso po nitong si Alden Richards. Ito pong si Tito Boy Abunda dahil panay nga raw po ang tanong nito sa kanyang love life. No? Paano nga ba nasabi ng ilan na harap-harapang piniloso po nitong si Alden Richards, itong si Tito Boy? Ito po ay may kinalaman sa interview niya kay Boy Abunda, ano? At mamaya pag-uusapan natin kung paano nga ba niya piniloso po ito. Pangalawa, pag-uusapan po natin ang isang Maine Mendoza. Ang dami pong kuro-kuro, haka-haka at kung ano-anong mga umaalingasaw ano na chismis diyan sa paligid kung nasaan daw ba si Maine Mendoza. Bakit nga daw ba absent si Maine Mendoza sa Itbulaga? Ano raw bang nangyari? Ano raw pong ganap? Siyempre, bida-bida mga Armin fans, ang sinasabi nila ay ito raw pong si Maine Mendoza kaya wala dahil mag-anniversary daw sila, no? Itong si Panot. Sige, pagkalat nyo yung mga ganyang bagay. Pero ang daming nakakita, no? Alam naman natin lahat, ano? Na ngayong araw din po, kanina lang din po, no? Kani-kanina lang, lumipad sa Alden Richards, papunta po ng ibang bansa. Okay? So, sabi na naman nila, nagkakataon. Nawala si Alden, lumabas ng bansa si Alden, nawala si Maine Mendoza. Nagkataon lang. 4-9 years. Nagkataon lang. Okay, sige, fine. Pagbigyan natin yan. Ano? Papag-usapan natin lahat yan. Kung ikaw nga inood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, mag-subscribe ka na para ikaw yung kaunahang nakakasagap ng mga legit happenings kina Maine at kay Alden. Ano? At narito nga mga komento natin. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Satupan. Sabi niya rito, reality comes from the mouth. Ayan na. Galing na mismo sa bibig ni Manggay. Bobo lang ang di makakaintindi sa sinabi niya. Lahat ng business na may kinalaman sa kanila ni RJ ay conjugal property, especially McDo. Anyway, congrats in advance ano, sa another itatayong McDo nila. No? Napaka-wise ng Folgerson couple. Di nga naman na forever ang buhay showbiz. Kaya habang sikat, grab the opportunity. Sige lang ng sige. Habang bata pa sila for their future, no? Especially now, they have kids and agree ako sa'yo, Mr. Pinas, mas magaling ang buhay ni Manggay compared doon sa ex ni Catherine Bernardo, no? At ang masasabi ko lang sa mga bitter dyan kay Tisoy, mga mema kayo. Si Alden talaga ang nagdala at humatak kaysa kang pataas, di ba? Mautak din ng Star Cinema. Bumabagsak na ang career ni Sakang, kaya dun sila kumapit sa sikat in the name of Alden Richards. Actually, not just the Star Cinema. Okay? Even in GMA, Sparkle, ano, they are doing the same things. They are doing the same strategy on how they will be showcasing their starlets. Di ba? Kaya nga, until now, ang daming ipinapain, ang daming idinidikit kay Alden Richards na mga hindi naman kilalang artista. Diba? Isa na nga dyan si Retokada, si Sanya Lopez, diba? Alam natin yon. And thank you so much po to your comment. Na? At mula naman po kay Miss Emilia Isanan, sabi niya rito, Mr. Pinas, good morning. Tanong ko sa mga timang, bakit lagi na lang buntis ang issue? Yan nga, ang dami nga nagko-comment sa atin. Mr. Pinas, totoo bang buntis si Maine Mendoza? Binuntis nitong si Big Soto? Well, alam naman natin si Big Soto, no? Ang daming naging asawa niyan, ang dami rin anak niyan, no? Lumaganap ng kanyang lahi, ano? Pero, no, hindi para kay Maine Mendoza, no? Alam naman natin yun. Diba? Ano ba ang mga dudangers na yan, ano? Common sense na lang, wala na kasing maisip na issue laban kay Manggay. Tanong ko sa inyo, no, mga timang, anong kasalanan ni Maine?
mga bulok ang utak ninyo, lalo na sa mga vloggers na kasabwat sa sarsuela regarding sa business nila. Natural magsalita siya dahil mag-asawa sila, 'di ba? May karapatan dahil asawa siya. Mga inggitera at bulok na ang mga utak, tigil na kayo sa kakadakdak, 'di ba? Wala kayong mapapala, aldab lang ang malakas. Kahit tirahin niyo sa menggay ay menggay na yan, ano? Do, o ano, hihirap pa kayo, malisyosa at inggitera. Huwag ko kayong mag-alala, Miss Emilia, no? Malakas ang ating tiwala kay Mimi Mendoza na kahit ano pang pang-iintrigang gawin sa kanila, eh, alam niyo yon, ang business ay business. Pag showbiz, showbiz talaga. Si Mina po ang nagsabi, ang tunay niyang relasyon, hindi niya po ibubulgar. Sa oras po na may siya po ay may karelasyon, hindi po niya ipapalam sa publiko. Siya po nagsabi nun. Sila po ni Alden ang nagsabi nun. Wala naman po kay Miss Placida Garcia. No? Sabi niya rito, yes, hayaan na natin ngayong sinasabi ng fans ni Sax, no, na inayawan na ni Sax si Alden. At si yung dating ano, no, yung dating boyfriend ni Bea ang gusto. Siguro kaya nila yung ginagawa ay naunahan na sila ni Tisoy na ibandera niya si Main sa Gala Night, di ba? At dagdag naman po ni Miss Kristen Serrano ng USA, tama ka Mr. Pines, at si Alden Richards ang nagdala kay Catherine. Malakas talaga si Alden Richards, ano, makikita mo kahit saan pupunta si Alden Richards, grabe ang nagmamahal kay Tisoy. Well, genuine love, no? Yung until now na nararamdaman natin for Alden and kay Main individually, not because of their tandem, ano, pero individually they are very genuine, 'di ba? Napakatotoo nila pagdating sa mga fans, kaya I'm not surprised na kahit magpunta si Alden Richards sa iba't ibang lugar, eh pinagkakaguluhan siya dahil mabuti ang puso. Ganon din po ang isang Mimi Mendoza, no? Kaso nga lang, dahil nga nadidikit sa pangalan ni Panot, ayun, dami rin pong, alam niyo yan, nagdadalawang isip pagdating kay Mimi Mendoza, di ba? But that's not our topic for today, you know? Let's talk about yung sentro ng ating mga updates. Ang ulo niya, itong si Tito Boy Abunda. Okay? A lot of people are saying, they were saying, na ito pong si Alden Richards ay panay daw po ang harap-harapang pamimiloso po dito po kay Tito Boy Abunda. Okay? Kasi nung una, ang kanila pong ipinagkakalat dito, no? Ito raw pong si Alden Richards ay napikon dun sa pag-interview sa kanya ni Boy Abunda na pinipilit daw po siya. Pinipilit na magsalita, mag-drop ng name patungkol po sa kanyang love life, ano? At sa pikon nga ni Alden Richards, yung sinabi ni Alden, ano, kukunin kitang host kapag ako ay magpapapress con na gusto ko ikaw yung host, ano, para matigil ka na. Well, siguro sa kanya biro yun, ano, pero if you are intelligent enough on how Alden Richards handled that situation, he addressed it professionally. No, ito yung hinahanap mo, ito yung gusto mo marinig, ito yung ipaparinig ko sa'yo, sige, magpapapress con ako para lang sa'yo. Diba, yun yung gusto mo marinig, eh. Diba? Well, alam naman natin ang programa ng Tito Boy, ano? Yan ang pinaka malakas ang radar pagdating sa chismis, ano? Yan tuloy na pala niya, 'di ba? Kaya agree ako doon sa mga nagsasabi na naging matalino si Alden Richards pagdating doon sa kanyang sagot kay Tito Boy Abunda, no? Naipahiya niya ito nang hindi nanonotice ni Tito Boy Abunda. At mula naman po kay Main Mendoza, ang dami nagtatanong, Mr. Pinas, ba't wala po siya sa Itbulaga? Ba't po siya absent? Ang dami po kasi nagsasabi, Mr. Pinas, sabi ng mga Armin fans na kaya raw po wala si Main kasi daw po mag-first anniversary daw po sila. First anniversary nitong si Panot, ano? Kaya wala daw po, nag-ahanda. May nagsasabi na lumabas na raw po ng bansa. I want you to analyze the situation. The situation, ano, earlier, Alden Richards is about, actually, hindi na about eh. Gantong oras, ano, nakaalis na ho si Alden Richards, palipad ng ibang bansa. Okay? And of course, tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, kung tayo ay mga fans ni Mina tsaka ni Alden, alam na natin yun, matik na yun, ano? Pero pinagpipilitan pa rin ang mga Armin fans na nagkataon lang daw yun. Okay? O sige, patuloy natin yung kanilang sinabi na nagkataon lang.
na nagkataon lang na nagkasabay si Main. Si Main na nawala. Si Alden ay lumabas ng ibang bansa. Nagkataon lang. Sige, nagkataon sa ikasyam na taong pagkakataon. Na? Nagkataon lang ulit. Okay? So ngayon, kung siyam na taon ka ng uto-uto at nagpapapaniwala dyan sa mga ARMY fans, ano, na nagkakataon lang ang pagkawala ni Alden at saka ni Main Mendoza ng sabay, bahala ka sa buhay mo. Halos isubo na namin lahat, ano? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.